Ito naman niya yung abulong, right? Meron, di ba? Left sa likod. Meron. Saglit. Oo, meron. Right. Right. Meron. Oo, meron. Okay, abulong, balik ka rito. Gagulong, welcome back. Wala nang intro. Back na. Testing lang. Hindi, Gagulong, salamat sa muling pagbabalik ni Kagulong, na nagpapasalamat ako sa inyo lahat kasi nandiyan kayo, na nakikita ko naman sa feedback ng inyong mga panonood. At sa mga hindi nakaka-appreciate, salamat pa rin sa inyo kasi at least napanood nyo pa rin, hindi nyo lang alang na-appreciate. Salamat mga Kagulong, pero bago ang lahat, gusto kong bumati sa inyo na salamat at God bless sa inyong lahat, sa lahat ng mga tumatangkilik kay Kagulong Official, sa amin, sa mga simpleng tutorial vlog namin. Salamat sa inyong lahat. Tapos lalo pa namin pagbubutihin sa tulong, tawang sa tulong at habag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Okay Kagulong, sa umagang ito, lagi kong sinasabi sa inyo na hingin natin sa Diyos ang karunungan, sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa atin ng karunungan. Mahirap man ito, madali, hingin natin sa Diyos. Lahat ng bagay, ibibigay sa atin ng Diyos sa tamang kapanahonan. Okay? Sa umagang ito, Kagulong, simple tutorial tips lang din ang ibibigay ko sa inyo. Yung hindi kayo mangapa, tapos, and the same time, hindi kayo mapachamba-chamba. Okay? Paano bang pachamba-chamba, Kagulong? Kasi halimbawa, isa muna, itong vlog na to, isa lang muna na ituturo ko sa inyo para lubos yung maunawaan. Babagalan ko lang. Halimbawa, Kagulong, nagpa-check up kayo, sabi mo, sira yung plaster ko, Kagulong. Ano ba sira? Pwedeng sabihin na, sasabihin ko na pwedeng plaster, pwedeng relay, pwedeng bumbilya, pwedeng switch. Pero pwede rin hindi na tayo umabot sa ganun sa pwedeng-pwede. Ibibigay ko sa inyo yung tutorial na kung saan hindi kayo magsasalita ng pwede, kundi kayo mismo matutuntun nyo kung anong sira sa pamamagitan lang ng pagto-troubleshoot. Okay? Troubleshoot, kagaya na sinasabi ko sa inyo, yung pagto-troubleshoot na hindi nakakapain na pwedeng ganito, pwedeng ganyan, kundi ikaw mismo, ikaw na nanonood, na kaya mong i-troubleshoot yung sasakyan mo sa pamamagitan lang. Teka lang. Let's. Sa pamamagitan lang ng wire. Kagulong, napansin nyo ba? Namulat mula nung ako yung nag-vlog, hindi ko na ituro sa inyo to. Napansin nyo bang gumamit ako ng test light? Hindi ako gumagamit ng test light. Pero, hindi ko naman sinabi sa inyo na hindi advisable ang test light. Para sa akin lang. Kagulong, napansin nyo na sa bawat vlog ko, ang ginagamit ko lang talaga. Kagulong, sabihin ko sa inyo, pinagbabawal na technique to. Pinagbabawal na technique to na hindi ko alam. Sakaling may makapagturo ng isa na iba na hindi maganda, okay lang. Pero ako, Kagulong, dito tayo expertise. Tapos, dito ko rin sa inyo ituturo. May wire ka lang sa buong sasakyan mo. Halimbawa, sa owner, sa jeep, sa kotse, makakaayos ka na, Kagulong. Ang hindi mo lang siya kailangan gamitin, Kagulong, sa mga bagong sasakyan niyo, nakakatakot. Hindi mo siya pwedeng gamitin ng wire kasi magre-recta ka eh. Kagulong, hindi pwede. Sa mga bagong sasakyan, kagaya na sinasabi ko ha, sa mga bagong sasakyan, hindi siya pwede. Sa mga owner, sa jeep, sa kotse na hindi di computer box, pwede siya. Pero ang tinuturo ko dito, Kagulong, yung gamit ng wire na to. Okay? Ituturo ko sa iyo, napakasimple lang. Hindi ako gagamit ng test light kung paano mag-troubleshoot. Okay, balik tayo sa troubleshoot. Kumahaba na tayo. Halimbawa, Kagulong, nawala yung signal light ko. Wala ka na agad yung pinpoint, Kagulong. Paano mo gagawin? Ganito lang. Kagulong, simple lang ha. Hindi tayo pupunta sa fuse. Kasi maraming possible error, Kagulong. Totoo lang. Pwedeng sira yung fuse. Sira yung relay. Sira yung switch. Sira yung linya. Napakarami, Kagulong. Pero as I tuturo ko sa inyo, pinpoint mo na agad kung anong sira ng plaster relay mo. Okay? Teka lang, Kagulong. Set up. Okay, Kagulong. Ito na yung wire na sinasabi ko sa iyo. Yung pinagbabawal na teknika, Kagulong. Itong dulo nito, nakakabit to sa dulo ng baterya, sa positive. Tingnan mo. Kagulong, dito mo mako-consider ngayon. Ito naman dulo ko, positive to. I-spike to pag dinikitan sa bakal. Ano, i-spike. Kagulong, dito mo mako-consider ngayon. Ngayon, Kagulong, nakalagay siya sa positive. So pag in-spike ko to, meron to. Ayan, i-spike. Ngayon, Kagulong, ang ito troubleshoot natin ngayon.
Okay, gulong, ayan o. Yung positive natin, i-spark yan. Kasi nasa dulo kasi ito yung dulo. O, gulong, itong tinuturo ko sa inyo nito, mas effective to talaga kung nakaluhod kayo. Kasi nakaluhod ako eh. Mas effective itong trabaho nito pag lumuluhod kayo. Okay, gulong, okay, balik tayo. Ang gagawin natin, paano natin madedetermine o malalaman kung ano talaga ang sira niya. Kasi maraming pwedeng pagulang, kagaya nito, kagulong. Wala ito, walang signal light ito. Pero nandito sa akin, yung mga relay niya, yung mga plaza relay. May iba't ibang plaza relay ako dito. Pero ang ituturo ko lang sa inyo, paano natin ito troubleshoot. Kagulong, unang-una, paano natin malalaman kung buo yung ilaw? Kagulong, lapit ka. Ang unang hahanapin natin sa plaza relay kasi, kagulong, ito, halimbawa ito, may socket to. Yung socket nito, nakadetermine kasi dito, tutukan mo, may letter L, letter X, at saka letter C ang nakalagay dito. Ano, saan tayo magsisimula? Kagulong, simula tayo, possible error to ha, simula tayo sa letter L. Itong wire natin, ilalagay natin sa letter L. O, papas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 usundutin natin to sa letter L para malaman natin kung buo yung linya, kung buo ang ilaw. Okay, labas tayo. Tingnan mo, kagulong, susundutin ko na sa letter L ha. Etong letter L, lalagay natin dito. Okay, susundutin ko na dito sa socket niya. Medyo malalim eh. Ito kasi yung socket niya, kagulong eh. Medyo malalim. Ah, saan na ba? Yan, yan yung socket niya, kagulong. Susundutin natin yung letter L dyan. Okay, labas tayo ha. Susundutin ko na letter L. Yan. Kagulong, nakasundot na ako sa letter L. Labas ka ngayon, silipin mo ngayon, kagulong, kung may mag-i-indicate na ilaw sa ating mga ilaw sa likod at saka sa harap. Tingnan natin kung buo. Okay, kagulong, silipin nyo. Kagulong, i-left turn, left turn to. Naka-left tayo. Meron? Oo, meron. I-ra-right ko naman. Punta ka rito. Hihirap. Paano kung sinasabi yung magle-left? Halimbawa, ito kagulong ha, naka-neutral tong manubela natin. Ile-left ko. Silipin mo ang ilaw ngayon. Naka-left tayo, diba? O, ira-right ko naman yung kagulong. Right. Meron, diba? Left sa likod. Meron. Saglit. Oo, meron. Right. Right. Oo, meron. Okay, kagulong, balik ka rito. Ibig sabihin, absuelto ka na ngayon sa linya at saka sa mga bumbilya kasi may ilaw siya sa left at saka sa right, dalawa na lang ang pupuntahan mo na lang ngayon, either yung relay or fuse. Paano naman natin malalaman kapag relay? Halimbawa, ito kagulong yung relay, di ba? Siyempre may power na tayong hawak. O, saksak natin ngayon yung letter L doon sa sinusundot natin kanina. Saksak ko lang kagulong. Nakasaksa ako, gulong, sundot. Mapunta kami sa lupa. Sa kami. Okay. Ngayon, paano natin siya malalaman, kagulong? Eto ngayon, syempre, isasaksak mo itong letter L na to sa dati. Ngayon, itong letter X na to, itong letter X kasi na to, siya yung nagko-consider sa fuse. Ngayon, saksak, itong wire natin na to, kagulong, isaksak mo to sa letter X. Tapos syempre nakasaksak to dun sa letter L natin. Pag ito hindi nagblink, hindi siya nagblink na ganon, ibig sabihin may tama ang ating plaza relay. Ngayon, pag nagblink naman siya ngayon, halimbawa nagblink, itong scenario, nagblink siya pag saksak ko nito, ibig sabihin matino si plaza relay. Ang may problema ngayon ay yung ating fuse. Punta tayo sa fuse box. Ito yung fuse box. Sinasabi niyo yung fuse box. Ito yung fuse box, hanapin natin yung isa-isa. Kasi wala na, hindi naman naka-consider kasi sa fuse box natin, hindi naka-indicate kung plaza relay ba yan. Kasi yung mga ganitong mga owner type, hindi naman nakatap, hindi naman nakaayon talaga to. Pero sa mga sasakyan, kagaya ng kotse, van, nakaayon yon. Meron nakasulat doon kung para saan talaga yon. Okay, kagulong, napakasimpleng tutorial, di ba? Huling-huli nyo. Unang-una, kuha tayo ng live wire, ilalagay natin sa socket ng letter L. Pagkatlagay natin sa socket ng letter L, gagalawin natin tong manubela ng signal light kung magkakaliwa, kung magkakanan sa mga ilaw. Ibig sabihin, pag nagkaliwa at nagkanan, matino yung mga ilaw natin, matino yung linya ng signal light natin. Pagkatapos nun, ibalik natin si plaza relay. Tungo sa pagbinalik natin si plaza relay, itong letter X, lalagyan natin ng supply galing dito sa pinagbabawal na technique na wire natin. Ngayon, pag nasa pinagbabawal na technique na, kailangan pag nagkaliwa tayo, magbiblink na siya. Tik, 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 tik. Paano mo? Pag hindi nag-tick, kagulong,
sira yung ating relay. Ngayon, pag sira yung ating relay, siyempre understood, papalit tayo ng relay. Ayaw pa rin kagulong, ibig sabihin, dahil nasira yung relay niya, nag-trip na yung pinaka-relay niya, may pumutok na fuse ngayon yun. Puntahan naman natin yung fuse, gagana yan. O kaya, meron pang technique na isa, itong dalawa na to, pagdikitin nyo to, kuha kayo ng wire na putol. Pagdidikitin mo itong dalawa na to, pag pinagdikit mo to at ginanon-ganon mo yan, magle-left right yan. Ibig sabihin, matino yung fuse natin, ang may problema lang natin ay yung ating plaza relay. Okay, sana kagulong, meron kayong naunawa sa simple tutorial tips. Hindi kayo nangapa, hindi kayo agad naghanap ng fuse, kundi natutunan nyo kung paano i-troubleshoot yung ating plaza relay. Sa simple na yan, at meron kayong hindi naliwanagan, andito ulit ako, sasagot ulit ako sa inyo sa mga katanungan. Sasagutin ko kayo ng maluwag sa puso at paglilingkuran ko kayo. Okay kagulong, salamat at hingin natin lagi sa Diyos ang karunungan. Siya ang magbibigay sa atin. Okay kagulong, paalam at sa susunod ulit na vlog. God bless.